sunod, bawal fake news. Dito lang sa NSPC TV. Sunod, bawal fake news. Dito lang sa NSPC TV. Narito na ang maiinit at pinakaabangan yung mga balita. Ako po si Kyla Bueno. Dito lang yung tama. Dahil bawal fake news. Senator Pia Quintano, umaasang aaprubahan ng Senado ang sitira bill. Senator Dick Gordon nagbanta na ipapasara ang pugo. Labor group tulis po ng pagkakawala ng 300 mga trawa ng Philippine Air dahil umano sa pagkabigo nitong magbayad ng tamang buwis galing sa kanilang lalikong noong 2019. Ayon kay Senator Dick Gordon, nang pogo ay isang money laundering scheme at nagsabi pa na mahinang paninindigan ni Pangulong Duterte sa mga Chinese na siyang responsable sa makakulangan na idulot ito sa mga pogo. Sinusulong naman ni Senator Franklin Dillon na ang pinakamahinang na hakbang ay ang tuloy at pagsara ng mga pogo. Ito sa Ivan Bervo, sa amin, Bawal Fake News. Labor group binisyo ng pagkakawala ng 300 manggagawa ng Philippine Airlines dahil umano sa corporate greed. At grupo ng mga scientists na kadiscover na pwede mag-charge sa pamamagitan ng durian. Walang patid pa rin ang pagtutok dito lamang sa Bawal Fake News. Pananakit, pang-aabuso at pagpaparatag sa mga taong hangad lamang ay respeto at pag-asenso. Dahil bawat tao ay may pinagdadaanan, karapatan at kalayaan sa mundo. Makiramdam at makinig, huwag mabahala, huwag matakot, nandito kami para sa iyo. Hashtag laging mental active. Ng pagkakawala ng 300 manggagawa ng Philippine Airlines dahil umano sa corporate greed. Live mula sa Tuguegaro City, si Adrian De La Cruz. Adrian? Dahil pa rin sa banta ng coronavirus, apektado ang daan-daang empleyado at personal ng Philippine Airlines na maaaring matanggalan ng trabaho.
rekomendasyon ng ilang grupo ng mga kagawa ang pagkawala ng daan-daan Philippine Airlines personnel matapos na naiulat na sila ay nabawas ng pera matapos ang sunod-sunod na pagkalugi dahil sa pagkansila ng maraming flights bunsod ng pagtaas ng COVID-19 sa Pilipinas. Samantala, dinipensahan naman ang Jobs Philippines na ang pinakamalaking rason sa pagkawala ng mga tauhan ng PAL ay dahil sa corporate greed at hindi sa napapabalitang coronavirus disease. Nananawagan naman ang ilang labor groups kay DILG Secretary Silvestre Velio III at Pangulong Rodrigo Duterte na tugunan ang problemang anti-labor sa bansa. Ito ang mauling kaganapan rito sa Tugigaraw City. Ako si Adrian Del Cruz sa amin, Bawal Fake News. Maraming salamat, Adrian, live mula sa Tugigaraw City. Trending. At para sa trending ngayon, trending online ang nadiskubre ng mga scientists mula sa Amerika sa Prutas na Durian. Narito ang kwento kay Sibute. Durian, isa ito sa pinakamabawang prutas sa langit. Ito pala ay may espesyal na katangyarihan. Ngayon sa ating kaalaman ng durian pala ay makakapag-charge ng telepono. Nadiskubre ng scientist na si Vincent Gomez sa University of Sydney at ng kanyang kasamahan na maaaring mag-charge ng phone sa prutas na durian. Nakatulong muna ito sa pag-power up ng portable na medical na aparato, baterya at ng telepono. Diskubre ng mga scientists at nakakatuloy ito para sa atin. Ito ay nagpapatuloy na marami tayong nagagawa sa tulong ng kalikasan. Ako si Sindute at yan ang trending ngayon. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated sa mga napapanahong balita, bisitahin lamang ang aming official website at www.bawalfakenews.com.ph para sa mga latest na balita 24/7. Hanggang sa muli, ako po si Kyla. Laging